Ultra C ay mabibili rin sa himpilang ito. Glory Vita Food Supplement. Ang food supplement na kinakailangan ng ating katawan. Meron itong kakaibang cell na tumutulong para i-detoxify o mailabas ang mga lason na nasa loob ng ating katawan, lalo na ang ating colon o digestive system. Ang Glory Vita ay nakatutulong din upang isin ang mga sobrang taba sa ating katawan para mas maging malakas ang resistensya at maiwasan ang mga sakit. Ito rin ay tumutulong upang ayusin ang mga sirang tissue na dulot ng pollution, pagod at stress. Kaya mga kaibigan, panatilihin nating malusog at malakas ang ating katawan. Mag-Glory Vita na, gawa ng Gold Life. Mahalagang paalala, ang Glory Vita ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Uy, Mari! Saan ka pupunta? Sakit ng katawan ko, Mari, eh. Magpapamassage ako? Nako, tama yan. Hindi biro ang araw-araw natin pakikipaglaban sa buhay. Madalas pa nga, sa dami ng stress, hindi lang sakit ng ulo ang ating nararamdaman, kundi pati sakit ng buong katawan, kaya niyan. Subukan mo ang Asian Massage. Nag-o-offer sila ng iba't ibang uri ng masahe, gaya ng Swedish, Thai, at iba pa na talagang mare-relax ka. And wait, there's more. Meron din silang facial massage at foot spa na kayang-kaya ng bulsa. Ganun ba? Tara na pala, mag-Asian Massage na! Asian Massage! Relax, unwind! Deserve mo yan! Asian Massage ay matatagpuan sa second level ng Robinson Place, Palawan. For reservation, please contact 0995-202-9631 or 0928-604-1676. Madalas na kasabihan, sino ba ang nakakaalam ng hinaharap? Matutupad ba natin ang ating mga pangarap sa hinaharap? Minsan naiisip natin, paano na ang future ng ating mga anak kapag tumanda na tayo? Paano ang mga mahal natin sa buhay kapag nilisan na natin ang mundo? Sa pagbabago ng panahon, iba-iba rin ang ating natatanggap na hamon. Ganun pa man, ang pinaka-main goal natin sa buhay ay protektahan ang ating pag-aari o property para sa ating mga mahal sa buhay. Milestone Guarantee and Assurance Corporation handang dumamay sa iyo. Secured ang kinabukasan ng pamilya mo. Ang iyong pinagpaguran ay tiyak hindi masasayang. Para sa karagdagang impormasyon, maaring mag-text o tumawag sa 0907-284-8734. Milestone Guarantee and Assurance Corporation. 107.9 DWOK-FM, ang BIGWAS Station. BIGWAS! BIGWAS! Sabihin sigurado nga aksyonan at iis na bin pangunawa respeto sa kapwa servisyon totoo para sa masa huwag matakot sa ma-influensya si Bigwas at tutulin sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod mga kurakot sa ating gobyerno isa-isang bibigwasan sa program Bigwas ito ang sumbunan ng bayan programa para sa lahat ng mamamayan mga pusher drug addict magtago na kayo ito ang mission upusin na kayo ito ang programa para sa naaapi mananagot ka kahit umiabili uwakasan natin ang corruption kapag humihika na tulong agad-agad may action ang bigwas ang mata ng bayan ilalabas ang katotohanan mga tao na makamabuso ito umiabili magtago na kayo ikaw man ay makapangyarihan basta't salot sa lupunan sa programang to ibibigwasan kahit sino ka man at kahit saan ka man isisiwalat ang kalukuhan walang takot at wala ding alindangan basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan dahil ang programang to para sa ting mamamayan ngayon ikaw ay may karampi at
at hindi ka na maaapi sa ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, gagalik, magtago na kayo. Ito ang mission na upusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kahit tumiabili. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humili ka na tulad ang nagagad may aksyon. Bigwas! Bigwas! Anong oras na? Sabihin sigurado maaksyonan at iis na bin. Pangunawa at respeto sa kapwa. Servisyo totoo para sa masa. Huwag matakot sa ma-influensya. Si Bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa program. Ito ang sumpunan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, ubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kahit umiabili. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka na tulong, agad-agad may aksyon. Ang Bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, ito umiabili, magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ibibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Sisiwalat ang kaluluhan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan. Ang programa to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may karampi at hindi ka na maaapi sa ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, upusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kahit tumiabili. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka na tulong, agad-agad may aksyon. Anong oras na? Ang oras po natin mga kabigwas ay nasaan na ba ito? Bakit umiikot ha? Yan. Ang oras po natin mga kabigwas alas 10:13 na po ng umaga. Tuloy po tayo kagad. Ito na ang programang walang aatrasan, walang kinakampihan, lahat ay haharapin. Programang bubuksan ang inyong saradong isipan. Programang magmumulat ng inyong mga mata sa katotohanan at isisigaw ang mga hinaing ng bayan para sa mga nagbibingi-bingihan. Ang tutuwid sa baluktot bigwas ni Tommy Avile, Lunes hanggang Biyernes sa DWOKFM 107.9 ang Bigwas Station. Okay, mga kabigwas, magandang umaga po sa atin pong masugid na taga-subaybay. Masugid po nating taga-subaybay ngayon sa ibang bansa. Sa mga taga-ibang bansa po, ay binabati ko po kayo lahat dyan. Maraming salamat po sa lahat nating mga kababayan na patuloy na sumusuporta dito po sa atin pong programa. Maraming salamat din po yung mga hindi po nakapasok o hindi po nakasubscribe sa amin pong himpilan sa DWOK 107.9 Bigwas Station. Mga kabigwas, ito po yung page namin sa Facebook. Ngayon sa amin pong Bigwas official PH, dahil po sa YouTube.
Marami pong hindi pa po nakadirect sa aming live dahil hindi po ako nagla-live sa YouTube. Ang akin pong mga partner o kung tawagin namin sa amin pong industriya ay mga katandem. Mga vlogger po, yung mga vlogger, mga kilalang vlogger na nakakulab po. Ngayon, dyan po kayo manunood po sa kanila pong live. Habang po sila ay nakakulab sa amin, kung tawagin naman dito sa atin sa social media, ay yung kulab. Dyan po kayo manunood, dyan sa iba't ibang mga channel na nagla-live po sa atin pong programa ngayon. Mabuhay po ang mga kilalat matitinong mga vlogger. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy po natin paglilingkuran ang atin pong mga kababayan kahit saan man silang sulok sa buong daigdig. Sa pamamagitan po ng mga vlogger na ito ay mapapanood po ninyo ng live ang atin pong programa mula po dito sa lalawigan ng Palawan sa bansang Pilipinas. Manalaman po ninyo ang lahat ng mga kaganapan sa pamamagitan po ng ating programa. Maraming salamat po sa inyo. Okay? Ang atin pong ang atin po ngayong topic po mga kabigwas, mamaya maiano na lang kasi na-blank po na po ngayon kasi mamadali po eh. Kaya hindi ko po kasi maya-maya po ha. Parang nakalimutan ko, parang mayroon tayong video na, mayroon akong video na pinahanda eh. Ano ba yun? Mga video na inanda ko. Pero unahin po natin, public service muna po tayo ngayon ha. Bago ko ipasok ang topic po, pero bago ang lahat, mayroon na bang mga nagbibigay ng mensahe sa atin po na... salamat po sa 554. Good morning po sa lahat ng BIGWAS and good morning sa yan ha. Dami, hindi na malaman. Okay. Dito po sa Analin, wala. Agapito Pabon. Good morning Sir Tommy Abili, na nanonood kami na, sa live mo watching from Paranaque City. Salamat po ha. Okay, ito naman kay Analin Lahan Laranjo. Good morning. Sana yun. Good morning po. I'm watching from Makati City. Ingat po palagi. Salamat po ha. Baka si Nadine Mariano naman ay good morning Sir Abile. Ay maraming salamat po. Ganon din kay Abner Alcantara. Ano resulta sa carbon dating Sir Tommy? Kunting antay na lamang po. Ganun po sa nag-aantay po ng carbon dating ha. May inaantay pa po tayong isang decision galing sa court. Ha? Kami basta-basta maglabas dahil alam nyo po ang kalaban namin napakabigat. Dinahandahan po namin ito. Kaya mga kabigwas, huwag kayong mag-alala dahil hindi po kayo mabibigo. Nag-iisa na lang, tayo na lamang po ang nakikipaglaban para lumabas ang katotohanan at hustisya para doon sa investigation kay Jubilin. Bagamat nagkakantarantahan na silang lahat, hindi na natin alam anong gagawin nila. Nandiyan na yung kung sino-sino na yung gustong tumigok kay Lubert at tumigok sa akin. Ay mga kabigwas, hindi po natin yan pinangangambahan po ha. At patuloy po tayong nakikipaglaban dahil ang ating layunin po mailabas lang ang katotohanan. Wala na pa kami, pawala po kaming pakialam kung si Jubilin ba yung kalansay o hindi. Ang importante malaman namin kung sino yung bangkay at ano ang ikinamatay ng bangkay na yon. Dahil magkakabuhol-buhol po sila dyan. Ha? Baka sabihin ng mga Galino family na atat na atat ako para ibuksan ang investigation. Nasa inyo po yan. Kung bubuksan ninyo o hindi, wala po kaming pakialam. Ang hinahanap lamang po namin, hustisya para kay Lubert. Na dinidiin ninyo. Isa lamang po ang ating mapapatunayan dyan. Yung kalansay, bakit may butas sa ulo? Yan ha. Baka sabihin nyo, baka binarinahan naman ninyo. Ano? Baka binarinahan. Dahil binarinahan po namin. Bakit? Kasi para malaman namin kung sino siya.
BIGWAS ha. At medyo mayroon pong problema daw sa atin pong signal sa radio. Mahina daw ha, kaya ano yan yung si engineer ha, na yung kailangan maano yung uli yung ano. Yun, para maano uli yung signal, pakitingnan na lang nila. Kasi para malaman natin kung ano problema doon po sa atin pong signal ngayon, mga kabigwas. Inaayos ko muna itong stinger bago natin na bago natin ito umpisahan. Kasi malakas ang background. Okay. Sige. Ayan ha. Okay. At bakit nagmukhang nagluloko itong ating ano eh? Ating siguro lahat nga ay sabi ko nga, lahat naman ay tumatanda. Pati siguro itong kaya nga siguro kailangan nating kahit ang hirap pakagatin itong ano na ito ah. Ayan ha. Akin pa pong binubuksan ang akin pong stinger kasi hindi po ako sanay na gumamit ng ayan, nabuksan ko na. Okay na. BIGWAS! BIGWAS! Sige, at kasi sabi ka, isipin nila na bakit iba yung stinger mo? Ayan ha, mga kabigwas. Ayan, baka sabihin niya, hey, bakit iba yung stinger mo? Hindi totoo yan. Hindi ah, akin po yan talaga. Kaya... Okay, babati mo na po ako, mga kabigwas ha. Babati mo na ako. Babati ko po lahat ng mga nanonood ngayon dyan sa New York, sa California, nya kahit saan sulok dyan sa USA, ay ako po'y bumabati sa inyo ng magandang gabi po. At ganun din po dito po sa gitnang silangan, lalo na sa bansang Kuwait, na ako nako kung nakapakarami palang nanonood dyan sa bansang Kuwait ngayon, binabati ko po kayo lahat. I love you all. Oo, yan na. Yun na yung topic ko ngayon. Anuhin natin mamaya, malalaman natin to. National ito, pero mayroon din tayo ditong lokal. Okay. Sa mga taga-Kuwait po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano bang salita sa mga Kuwait ng magandang umaga? Ano daw? Ha? Ano? Sabahan kir. Ayan. Ha? Sabahan kir daw. Sabahan kir, mga sir, mga ma'am. Okay. Magandang umaga din sa lahat ng mga nandyan sa gitnang silangan, maging dyan sa Hong Kong, Japan, ha? Taiwan, Thailand, Bangkok, at maging Singapore hanggang Malaysia. Magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre, dito po sa bansang Pilipinas, ang mahal kong bansang sinilangan. Magandang umaga po sa lahat, lalo na po sa mga matitinong alagad ng batas at sa matitinong mga leader ng ating lipunan. I love you all. Ayan ha, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Tommy Abili ay makakasama po ninyo hanggang alas 11:30 ng umaga. Subukan din natin kung makakausap pa natin, makakatandim natin si Coach Oli. Yan, sikat na sikat yan ha, na vlogger. Sabi nga sa akin ng caller ko kanina eh, sir, pag hindi kami nakapanood sa page mo, doon kami nanonood sa mga vlogger. Sabi ko, kasi marami yan silang mga vlogger na nakakulab. Sabi ko, diyan na kayo manunood. Kasi sabi ko, i-like lang ninyo ng i-like, i-follow. Kung may star kayo, bigyan niyo yung star. Kung may moon, bigyan niyo ng moon. Sabi ko, basta yan ay i-like ninyo. Comment kayo dyan. Kasi yan ay malaking tulong yan dahil nalalaman ninyo ang mga kaganapan sa ating bansa sa pamamagitan ng ating programa. Ay alam naman ninyo na ako na lang ang natitirang nagsusubaybay dito sa Jubilin case. Wala na akong pakialam sa Jubilin. Yung ni inargabyado ng Jubilin case na si Liubert, yun na lang ang hinahawakan ko. At titiyakin ko naman, mananalo tayo. Yung mga mananalo dyan,
sigurado hindi naman nanalo yan, matatalo na yan, di ba? Talo ang kakalabasan diyan. Ang sabihin niya, anong ibig sabihin noon? Ay basta. No. Kaya kami ang mananalo. Kaya dapat dito si Gilbert, palitan natin ng apelyido, hindi na Das Marinas. Gilbert Manalo. Yung iba dyan na apelyidong Manalo, yun na, magiging siya na si Matalo. Oh, ha? Basta titiyakin ko na sa inyo na talagang makakamit ni Gilbert ang hustisya nito. Ha? Sige. Atin muna pong babatiin muna po, ha? Isa muna pong si Jessica Rain. Ha? Akin pong binabati si Jessica Rain na laging nakasubaybay daw sa ating himpilan, sa ating programa. Ma'am, maraming salamat ha. Ang alam ko, servisyo din ito sa larangan ng pulisya. BIGWAS! BIGWAS! Ah, hindi. Si ano to, ang ano, tama. Si Jessica Rain nga. Isa po sa servisyo ng ating pong lipunan, sa ating pamahalaan. BIGWAS! Ganun din si Nerissa de la Cruz Yamasita ng Japan at siyempre si Marilyn. Yan, magandang umaga po sa lahat dyan. At nandiyan po natin mula po sa dyan po sa lugar na napakalayo dyan, Mindanao at ato, Agusan. Paho family at Pabia family ng Tubay, Agusan del Norte. Ay, nagpabati po si Twinkle, ha? Twinkle, Twinkle. Nagpapabati po yan. Yan po ang nagpapabati sa inyo si Twinkle, ha? Mudyaan po sa Paho family at Pabia family. At ngayon ganoon naman din po mga kabigwas, isa pa rin public service. Ito po ha, mga kabigwas, atin pong bigyan ito ng pansin. Ito pong tricycle driver na tricycle na pinakikita ko po sa inyo. Doon sa mga nakikinig po ngayon dito sa buong Palawan, sa Himpila, sa nakikinig sa radyo at nanonood po sa atin pong live ngayon. Nakita po ninyo ngayon ito pong nasa inyong mga screen. Ito pong tricycle. Ha, sa mga taga Puerto Princesa lang ha. Ayun oh. At ano to siya 26 to ano to ano to oras na ito ha, basta nakalagay dito alas 9:43 ng umaga ha, kahapon nakunan po ng camera po ng CCTV ito pong striker, ano ba to nakalagay, strikers na ano na tricycle, isa pa na yung nandiyan po at yan po ay isa po sa mga pinananawagan ngayon ng atin pong dito po sa atin pong kababayan dito sa Puerto Princesa na kung pwede po, alam ko naman po na hindi po ganyan ang ugali ng mga tricycle driver dito. Lalo na yung may mga association, no? Strikers, yan o. Oh. Ayan ha. Yan. Mga kabigwas, kung sino man po ang nakikinig ngayon sa amin pong himpilan sa DWOK at ganun din po sa mga nanonood ngayon, kung nakikita po ninyo ngayon yan, ang tricycle na yan na may tatak strikers, sumakay po kahapon dyan ang isa pong single mom, isa pong single parents na ang inaasahan na lamang po niya ay ang yung kanyang cellphone sa pamamagitan ng paghahanap buhay para buhayin yung kanyang pamilya. Brad, naiwan ang kanyang cellphone sa iyong tricycle. Baka pwede namang ipakibalik na lang. Dahil alam ko naman ang inyong samahan. Dahil ako, ilang bisis ako nakaiwan ng tricycle. Nasa loob at taga-bungkag pa eh. Pinasok ko pa doon sa loob-looban. Sinabi niya na nandito po ako sa lugar na ito, sir, kunin niyo ang inyong cellphone. Alam ko naman na may mabuting puso kayo. Pakibalik na lamang po ang cellphone ni Madam. Ha? Sir, anong pangalan ni Madam? Nandoon sa page natin eh. Na talagang nag-iiyak yun. Yan na lang ang kanyang pag-asa, yung kanyang cellphone na panghanap buhay. Pakibalik na lamang po. At kami na po ang magpapasalamat sa iyo.
ng lubusan at nawa ay dagdagan ka pa ng biyaya ng itaas. Doon naman sa mga association, pakisabi lamang po, kulay blue po yan. Pakisabi na lamang po sa inyo pong kagrupo na may tatak na strikers na advisean ninyo yung inyong kasamang driver na pakibalik na lamang po, pakibalik na lang yung cellphone na inaasahan ni Mami. Ha? Kung sino man po yung madam na yun, pakibalik na lamang po si madam. O, wag po sabihin nila, Mami ko. Bigwas! Bigwas! Hirap na. Sige. Doon po kay madam. Ibabalik po ninyo, ha? At isa pa po, mga kabigwas. Ang atin pong bibigyan po parang isang ngayong public service, ito pong nangyayari ngayon dito po sa provincial hospital dito po sa lalawigan ng Palawan, na kung saan ang aming hospital na provincial hospital ay nandito po sa lungsod ng Puerto Princesa City. Bigwas! Mga kabigwas, na nanawagan at nanghihinakit ang magulang ng isang bata na pumanaw ngayong umaga lamang ay si Wilma Valera, ha, na taga Santa Monica, ay talagang ay luhaan na talagang nagnanangis siya habang nagpunta dito sa aming himpilan. Hindi ko muna siya kinuna ng kamera. Isa lamang po sa paalaala niya doon sa mga doktor diyan po sa provincial hospital natin dito sa Palawan. Please naman, yung anak niya at yung apo niya, yung lula, ay sumakit lang ang tiyan ng bata, sinugod nila kagabi sa provincial hospital. Pagdating ng madaling araw kuno, ay gusto ng bata kumain, nagutom. Pero dinala siya doon sa ICU. Maya-maya kunti, nakita nila patay na ang bata. isang 6-year-old na bata na pumanaw kanina, nakikiramay po kami. Ang hinanakit ng magulang at ng lula, bakit nagkaganon daw? Maayos naman daw yung kalusugan ng anak nila, sumakit lang ang tiyan, pero pag bakit daw namatay na doon? At ang una daw sabi, hindi naman daw dengue, pero nung huli na, dengue o mano ang ikinamatay. Bigwas! At nakita daw nila na tila'y napabayaan, hindi inaasikaso kagad ang kanyang apo at saka yung anak, yung tatay ng sanggol, naghihinakit sa ating mga doktor diyan sa provincial hospital. Mga doktor at doktora, please naman, gampanan naman ninyo yung inyong trabaho bilang kayo po'y tagapagligtas ng buhay, kasi yan po ang inyo pong profession. Nakiusap lang po din kami, kasi kung mangyayari din po yan sa inyo, masakit po. Bagamat kanya-kanya tayong trabaho, kanya-kanyang posisyon, kanya-kanya ang ating mga skills, ayun sa inyo, pinag-aralan ninyo bilang doktor. Kung kami naman ay ibang aming pinag-aralan, kaya nandito kami. Sana naman, gampanan natin yung ating pong ano. Hindi ko naman sinabing pinabayaan ninyo, bagamat yan ang hinaing ng nawalan ng isang mahal sa buhay, dahil napabayaan daw, hindi daw ninyo inaasikaso. Dahil ayaw ko ring maniniwala sa mga sabi-sabi nila na hindi ninyo inaasikaso ang mga pasyente kapag public hospital. Dahil irerekomenda ninyo sa mga private hospital kung saan doon din kayo nagjo-duty. Kung pwede lang sana, baguhin natin ang sistema. Kapag doktor ka ng public hospital, dapat doon ka na lang. Kung doktor ka sa mga private hospital, doon ka na lang din. Kasi iniiwas natin itong yung ganitong hinala na baka sabihin nila nagkaroon ng sabuatan o para pagkakapirahan. Ikukumpain mo sa isang public hospital, hindi aasikasuhin. Bakit hindi aasikasuhin? Kasi public hospital. Ngayon, pag siya medyo nahirapan na, irerekomenda. Ipasok na ninyo sa private ito. O ngayon, sasabihin, sige, saan kaya, Dok? O doon, sa ganito. Doon ngayon dadalhin sa hospital na private. Ay, nandoon din ako naka-duty. Ay, sige, Dok, ikaw pa rin yung aming doktor doon. Mag-ano na doon, mataas na ang rate doon. Yung per day doon. Sana naman, magiging tapat naman sana kayo. Dahil ang sinumpaan ninyo
ay sinumpaan din namin, sinumpaan din ng ibang alagad ng batas na paglingkuran ang ating mga kababayan maliban sa mga tiwali. Yung mga tiwali na sa dulo lamang ng dila yung kanilang panunumpa na kanilang paglingkuran ang ating mamamayan. Naghihinakit po yun, mga kabigwas, kaya pasensya po kayo ha. Sa mga doktor, hindi ko po kayo inaaway. Sana naman, paglingkuran naman ninyo. Kawawang kawawa yung mga ordinaryong tao. Sa totoo lang. Ngayon, eto nga, hindi ko lang makita yung isa kong topic eh. May i-interviewin sana ako ngayon na yung hindi pinaswilduhan diyan po sa Batangas ng isang pulis. Ha? I-interview ko sana, nawala man dito kanina kasi may mga dumating kasi mga tao na naharap ko. Kaya nawala yung topic ko, hindi ko malaman kung saan ko nailagay kanina. Pero baka bukas na lang, i-interviewin ko yon. Isang mga manggagawa din, pamilyado, hindi pinaswilduhan ng kanilang amo diyan sa kanilang pigiri. Bagkos nung aalis yung mga tao, yung pamilyado, may utang pa raw. Dahil daw, nagkautang daw sa kanilang amo. Kita mo, daming mga gago talang tao, ano? Ang hilig mang argabyado. Di ba? Maraming sinungaling. Ang galing magsisinungaling, kaya nga hindi lumaki-laki yung iba dyan. Eh, sa sobrang sinungaling. Gagawan mo na ng lahat. Magsisinungaling pa. Pero sa totoo lang, lalabas at lalabas naman ang katotohanan ni. Kaya sana naman po, maglingkod po tayo ng mabuti at ng maayos para sa ating mga kababayan. Magbabasa muna ako bago tayo tatapik doon sa ating mga atin pong topic ngayon. Bago tayo papasok, ay basahin ko muna ang inyong mga comment. Galing naman dito sa hotline natin sa 918. Sir Idol Tommy, mag-ingat po kayo lagi, lalo na pag lumabas na ang resulta. Araw-araw akong nanonood sa iyo. Pagdarasal ko po ang kaligtasan ninyo. Alam po namin yan, na maninilikado ang amin pong buhay. Isa na lang po ang inaantay namin, yung isang decision ng court. Mayroon na lang kami isang inaantay. Ayaw ko rin banggitin, baka mamaya gapangin na naman nila. Alam mo naman, maraming impacto dito. Ha? Kaya, mga kabigwas, medyo malihim po ang amin pong galaw ngayon. Limitado. Doon sa iba naman, eh katulad kay Misteryo na yan ang walang ginawa kung ano. Doon po lang doon sa mga Misteryo na yung vlogger na yan, ha? Doon sa mga nakikinig po ngayon, huwag po ninyong panuorin yan. Pag nakita siya, mahilig yan siyang magtag, itatag kayo lahat yan eh. Huwag ninyong buksan para hindi po ninyo mapapanood. Napakasinungaling na tao yan. Yan ang walang kwintang vlogger. Huwag po ninyong tularan yang taong yan. Walang ibang ginawa yan. Kumbaga, sa mga halaman, yan po yung uod. Ha? Siya yung uod. Ni i-like hanggat maaari. Kung nakasubscribe kayo niyan, nakasubscribe kayo ng Misteryo na yan, i-unsubscribe ninyo. Huwag na ninyong ipalo yan. Yan ay magdudulot ng kalituhan sa inyong isipan. Walang kwintang vlogger yan. Kaya ako nakikiusap sa inyo na huwag ninyong panuorin. Pag oras na itatag kayo, nakikita niya yung magpa-flash doon sa inyong screen, huwag ninyong buksan. Huwag ninyong panuorin. Kasi kapag binuksan ninyo, dagdag views yon. Lalo na pag nag-comment ka, minura mo siya, tuwan-tuwa yan. Dahil pag minura mo siya, ibig sabihin nag-comment ka, dagdag na naman doon sa viewers niya. Kaya huwag ninyong buksan yan. Yan ang vlogger na walang kwinta. Kaya suportahan natin ang mga matitinong vlogger. Yan po, mga kabigwas. Okay? Ito naman. Galing naman sa 912. Naimbag na bigat. Naimbag na bigat mat. Itchan Sin Agustin. Rosit Gabico po. Ito from Pangasinan. Ay, naimbag na bigat na kayo. Amin. Mga kagiyan. Okay, sabi niya, lagi po ako watch sa inyo, sir. Idol, ingat ka po lagi. Need ka po ng masa. At hanga po ako sa tapang at dignidad at maninindigan mo. Basta nasa tama, mabuhay ka po, Idol. Gabayan at ingatan ka po lagi ng Ama. Maraming salamat po
Salamat din po sa inyo, Agustin family. Alam ko po, three colors kayo, mabuhay po kayo. Maraming salamat po, ha? BIGWAS! Okay, ito po galing naman sa 309. Good morning, Sir Tommy. Walang pinagkakaiba. Walang pinagkaiba. Kaso ni Jubilin sa kaso ni Percy Lapid. Sana may mananagot. Watching from Jinsan. Totoo po yan. Bakit? Kasi sa kay Percy Lapid, ganito kasi eh. Kapag komentarista ka kasi, papatayin ka talaga. Kaya kami nag-iingat. Kahit anong ingat, binabantayan naman kami. Pero lalabas at lalabas ang katotohanan. Ang nakaganda lang kasi sa Percy Lapid, Lapid family, ay sila po'y nag-aantay ng totoong resulta. Hindi po sila nagmamadali. Hindi sila nagmamadali, mga kabigwas. Sa totoo lang, kaya lumabas ang katotohanan. Ito kasing kay Jubilin, nagmamadali. At ayon sa aming source, kinakausap lagi yan sila. Na tanggapin nyo na lang na itong tanggapin ninyo na talagang si Jubilin yung bungo na yan, para tumahimik na ang issue. Yan ang akala nila. Marami na silang ginastos para tumahimik lang. Pero alam kong hindi sila makakalapit sa akin. Mababara sila eh. Dahil minsan na kasi akong dinalhan dito eh. Ang kapal ng sobre. Oh, di napahiya sila. Binobroadcast ko pa. Oh, di ba? Subukan niyo ako alukin ngayon. Di ba sasabihin ko, inalok po ako ni ganito, ni Juan Punso Pilato. Oh, ito yung pera. Inalok niya. Ano, di ba? Edi pahiya siya. Ganun po ako. Kaya alam kong hindi sila makakalapit sa akin. Kaya gagawa at gagawa sila yung mga demonyo na yan. Maraming alagad ng batas dito, kontrolado ng mga politiko, kontrolado ng mga impakto. Kaya itong nangyayari kay Percy Lapid, tinan mo, sa Jubilin case, ang suko dito sa PNP, si Jubilin ang kalansay. Dinala sa NBI, si Jubilin ang kalansay. Kay Percy Lapid, sabi, normal death. Natural death ang kinamatay noong mediator sa bilangguan sa PNP investigation. Pagdating sa NBI, natural death din. Di ba? Hindi. Iisa lang. Pagdating kay Porton, sinakluban ng plastic. Diablo ka mo, grit-grit. Hindi ninyo maimpluensyahan ang mga taga-UPI. Kahit sinong demonyo na yan, ang taga-UPI po ay may prinsipyo't paninindigan. Yan lang ang nagustuhan ko. Kaya mahihirapan kayo, boy, sa mga ginagawa ninyo. Bagamat nag-iisa ito, laban na namin ito para kay Hubert. Yun lang naman ang amin eh. Mapatunayan lang namin na walang kasalanan si Hubert. Bahala na yung galino. Tanggapin man nila ang kalansay o hindi. Pero sigurado ipababalik yung kalansay na yan ba? Magagalit ba talaga yung magulang niya? Nag-iisip na naman kayo. Paano niya nalaman? Iwan ko sa inyo. Paano namin nalaman? Mahilig pa naman ako mambitag, di ba? Baka nabitag ko na naman kayo. Ay! Hilig ko naman eh. Nako, baka nabitag ko na naman kayo. Nako, ang hilig pa naman ninyo. Sige kayo. Oh, nagluloko ang internet ng PLDT. Ano bang gamit natin ngayon? Nag-grade ang PLDT. Okay. Salamat po sa 1,000 higit na nanonood ngayon. Naglagay na kami dito ng ano. Maraming internet para kapag sino yung laging na mahina dyan, papatanggal na namin. Finish contract. Wala naman. Sobra-sobra na kayo. Abusado na kayo. Basura na namin kayo. Ayan, ha. Pero kung malakas lagi ang mga internet nila, yon, tuloy-tuloy yan. Okay. Galing naman sa 935. Good morning, Sir Tommy. I'm Marisa. Buena Vista po. Always na nakasubaybay sa program mo. I'm watching from Malaysia. Pakibati naman po ang Buena Vista family sa
Tumawini Isabela. Salamat po. Ingat po kayo palagi, Sir Tommy. And God bless always. Taga Tumawini siya. Alam mo bang nakarating ako diyan, namili ako ng palay noon? Kasi yung, siyempre, doon ako sa lula ko, doon sa Aguo, La Union. Eh di, siyempre, nakarating ako ng Tumawini. Daming palay diyan. Okay. Galing naman sa 313. Good morning, Sir Tommy. Tama. Ilagay sa tamang panahon ang paglabas ng katotohanan. Huwag sobrang atat. Basta ako tiwala sa mga ginagawa at sinasabi ni Bigwas. Siya lang ang pag-asa ng mga naaapi. Mabuhay po kayo, Sir. God bless po. Salamat po sa inyo pong pagtitiwala. Kasi hindi ko po yan basta, hindi ako, kaya nga yung ibang, yung kabilang himpilan, panay ang hamon, ilabas mo na, ilabas mo na, binibitin mo kami, eh pakialam mo, eh, hindi ko ilalabas, gusto nyo ako mapahamak, unggoy. Palibhasa, yung utak mo kasing laki lang ng munggo, yan, kaya, ginagawa mo kagad. Okay, maraming salamat sa 1111. Ang gandang numero, oh. Okay. Okay, sabi ni Judy Gifted Idol, good morning. Ang sabi niya rito, ingat po kayo lagi, dumadami ang impacto dyan. Pati si Pastura, may sungay na rin. Ah, may sungay na rin po. Lagi kaming nakasubaybay sa programa ninyo. Solid kami dito sa Pampanga. Ay, mabuhay. Mga kapangpangan, ha? Mabuhay. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Si Pastura, ginagalang ko po, nirerespeto ko kung yan po ay iniisip ninyong sarili ninyo na kayo po ay sugo ng Diyos na tagapagsalita ng mga banal na kasulatan. Pero Pastura, mayroon ka pa pong panahon na ipaliwanag dito sa aming himpilan. Pinananawagan kita, magpadala ka lang ng sulat. Pinananawagan kita, Pastura. Totoo ba na hindi lamang nakikialam ka sa Jubilin case? Pati panapanaman daw ang simbahan mo, ginagamit mo sa pamimiting, pagmimiting, para mangulikta ng pera dyan sa Santa Cruz, sa Santa Lucia area, at dyan po sa, anong lugar yan? Dyan sa Mitagburos, Lagpas. Yan. Dyan po, mga Kabigwas, dyan sa Abrina area. Totoo po ba ito? Ha? Hindi. Totoo po ba yan na Pastura na naniningil po kayo? Dahil may nagpunta po rito, may nakapagbigay na umano sila ng 100,000. May dalawang tag 25, may tag sa 10,000. O, mayroong itong huli kanina, 2,500 ang naibigay. Pastura, saan nyo dinadala yung perang yan? Ha? Sa bagay, naniniwala na rin ako sa ibang kasabihan na ang panalangin umano ng mga hindi totoong alagad ng Diyos na nagpapanggap na sila'y tagapaghatid ng magandang balita ay ayon po sa kanila, mga kabigwas. Pag nakalikom umano ng pera, iipunin nila lahat ang pera tapos manalangin. Pagsabi ng Panginoong Diyos, alam ko pong makapangyarihan ka dyan sa itaas. Itong perang nalikom ko, ihagis ko po sa itaas. Ang maiwan sa itaas, iyo, ang bumagsak akin. Kaya'y bumagsak lahat. Sabi niya, ang bait ng Diyos ko. Kanya lahat. Kaya, Pastura, nako, saan po napunta? Baka hinagis mo na rin sa itaas. Ha? Magpaliwanag po kayo. Dahil ang gagawin ko po dyan, Pastura, hihimukin ko ang lahat ng nakuliktahan ninyo, magpunta rito at bibigyan ko ng abogado para makasuhan kayo. Alam nyo po, pag lumagpas ng 5 ang magdidemanda sa inyo, magsama-sama lang dito, magiging syndicated stapa yan. Naku, wala pong piyansa yan. Hindi kita matutulungan. Dahil kami, nagpapiyansa kami, di ba? Eh, hindi kita tutulungan kasi lagpas eh. Galing naman sa 208, hindi po yan lalapit sa inyo, Sir Tom, para magpaliwanag. Doon yan pupunta sa kabilang himpilan sa mga kabaro niya. Totoo yan. Kaya nga, sa totoo lang, maraming
Bakit nga balita ngayon ng bandera, lalo na kapag drugs, hindi naglalagay sila ng comment? Hindi. Napakasinungaling na himpilan na yan. Ewan ko ba, ilang taon na namamayagpag dito yan? Ilang taon na niluluko nilang isipan ng mamamayan dito? Ginagago nila ang kaisipan. Tinitwist nila. Saan ka makakakita dito yung sinasabi? Dito may scam pa rito eh. Nakasama pa ibang mga opisyal ng local government. Yung kanyang pamumunuan ni Elgin Damasco na lingap, pag namatay daw, 5 piso ang distribute bawat isang aambag. 5 piso bawat tao, bimbro. Ang kanilang miyembro daw ay nasa 50,000 na mga miyembro ng lingap. Kapag may namatay, di 5 piso, yung 50,000, kung yaon ay magbibigay ng tagli 5 piso, dahil tatanggalin pag hindi nagbibigay, eh magkano yon? Di 25,000? Ah, teka muna. Malaki. 50,000, ang laking pera nun. Baka 250,000 ano? Pero ang ibibigay daw doon ay 20,000 doon sa namatayan. O, di ba? 20,000. Ang problema po, 2 na po lumapit sa amin dito. Namatayan sila. Alam mo, binigay. Ha? 2,000. Baka yung 2,000 galing pa sa politiko, hindi galing sa koleksyon. Ipanibagong scam na naman. Ewan ko. Kaya, kita mo, sus, grabe ang nangyayari. Kaya doon sa mga taga-Palawan, huwag po kayong paluluko niyang lingap-lingap na yan. Huwag kayong paluluko. Kalukuhan yan, ginawa na niyan yan noong siya pa ang nag-manage o mano dyan sa RMM. Mga empleyado nila, sinisingil din 500. Isang bawat sweldo ba yun, bawat buwan? Pero pag oras na may nangyayari, pinaisponsoran sa ibang politiko. Kaya nga walang giwa ibang ginawa yan kung hindi dumikit ng dumikit sa mga politiko. Kung saan yung mga maanumaliang politiko, yun ang kanilang didikitan. Parang si Misteryo, baka sila yan. Yan ang trabaho niyan. Okay, ito na galing sa 253. Morning Idol, believe talaga kami sa'yo. Hindi ka tumitingin sa pera kung sa ibang komentarista yan. Tinanggap na agad para madaming pambili ng magic sarap. Ingat ka lagi mabuti dahil alam namin na tatrabahuin ka nila para mawala na ang tinik nila sa lalamunan. Malapit na silang bumagsak. Sa totoo lang, ito lang masasabi ko sa inyo. Kung hindi lang ninyo ibubuto yung mga impactong politiko rito, wala na yan. Kaso lang ang problema po sa inyo kasi nagpapabayad kayo. Nung nakaraan, maliban doon sa mga matitinong isipan ha, hindi ko sinasabing baliw din yung tumanggap. Ha? Nung nakaraang eleksyon, inuuto lang ang mga organisasyon, binibigyan ng 30,000 para daw sa livelihood program nila. Yung iba, binibigyan ng tagli 5,000, tagla 2,000, ibuto lang yung mga impactong politiko na yan. Tinan mo, dinanalo sila. Babawiin nila yan eh. Kaya nakikiusap ako sa inyo, kung gusto nating magiging matino ang pamamalakad dito sa ating lalawigan, huwag kayong magpapabayad pagdating ng halalan. Okay, galing dito sa Arabian Shirley. Sabi niya, good morning Sir Tommy. Palagi nang nag-aabang sa iyong live. Sana ingat ka palagi. Easy Chins, Caloocan City. Okay? Aidcat Ilyas R. Ano sabi niya? Good morning Sir Tommy. Ingat po palagi. Ito naman, always watching from Montalban, Rizal. O, taga Montalban. Ito si Guni Alan. Okay. At ito naman si Sura Binti Abdullah. Mag-ingat po kayo lagi, Sir Tommy Abili, Nas at si Hubert. Okay. Ingat sa labi. Salamat po. Okay. Ito. Yan. Ayan ha. Tingnan natin ha. Ito, sabi ni Dian Senyora. Dalakin niya, meron. Sabi niya, meron comment section. Oo, meron comment section. Nasa bandera. Kasi, may na-i-plus silang bangkay.
Oh, na agnas. Oh. At nangangamoy na daw sa isang abandonadong kubo at na nag-comment, bakit yung bangkay na yan na agnas, nangangamoy, bakit ang kay Jubilin bungo nabungo agad? Tama nga naman. Mabuti pa itong nanonood. Mabuti pa itong nanonood sa diyan sa bandera. May utak. Pero yung taga bandera walang utak, di ba? Nakita mo naman, mabuti pa yung nagko-comment, nakaintindi. Galing naman dito sa 229, Banat Sir Tommy Abili, pa-shout out ng Utol Roads TV, laging nakasupport sa inyo at sa mga vlogger at tumatalima sa katwiran at katotohanan. Always be careful sa mga jablong kirit-kirit dyan from Utol Roads TV. Yan, ha, salamat sa isa nating partner na vlogger. Yan po, ha. At ito naman galing sa 229. Okay na ito. Okay, sige. Salamat po, ha. At ito pa, ano to siya? Aileen Kaabay. Morning, Sir Idol. Tommy Abili watching from Kuta Kinabalu, Sabah, Malaysia. Mabuhay po kayo, mga Pilipino na nandyan sa Kuta Kinabalu. Okay? Yan, galing Antipulo Rizal naman yan. Okay? Sige, salamat. Atin po muna ng atin muna pong i-play. Ito pong isa pong ang atin pong itong ating topic ngayon, bagamat national. Napakatindi po nito, ha. I-play natin to, ha. At saka sa tika muna. Saglit lang, ha. At ito yung topic, di ba? Okay, sige. Yan, ha. Yun na yung topic pala. Okay, sige. Sige, at ito po, mga kabigwas, ay isa po national issue na sasakyan natin. Ano? Para malaman natin na may kaano ito. Ito po, mga kabigwas. Yan. Yan na po. Kung kaya't kami po ay nag-hearing, ito po ang nagpapatunay na kami po ay nag-hearing ng 2 beses sa DNR 13 at ang ikatlo po ay personal na dito po sa aming bahayan ang hearing. Ito po. Natapos po ang hearing noong April 20, 2022 at kasalukuyan pong hinihintay namin ang aming pong resolution kung ano ang desisyon ng DNR. Kung kaya't kami po ay lubos na nagtataka dahil habang hinahantay po namin ang mga resolusyon na magmumula sa kinauukulan, ay bigla na lang pong dumating na ito raw po ay ibinenta ng mga kabanya kay Ginoong Gilbert Remulya. Nagpapakita po sila sa amin, po nilang sinusukat ang aming area kahit wala po silang survey authority. Binabakudan po nila kaming pilit kahit wala po silang court order na ipinakikita sa amin at walang titulo. Tanging ang kanila pong pinakikita sa amin ay isang tax declaration na ang pangalan po ay Domingo Kinikine, na wala pong nakalagay kung ano ang kanyang survey number, lot number, block number, walang OCT, CCT, CLOA number, lahat po wala. At ang kanila pong tinatax ay 10,000 square meter lang po. Makikita po ninyo, itutok po. 10,000 square meter po. Dinagdagan po nila ng zero. Ngayon po, ang kiniklaim po nila, 100,000 square meter na. Ito po ay kinuha namin sa Assessor 13. Dahil ito po ay daladala nila. Dahil 100,000 daw po ang kanilang tinatax. Nakita po namin, kayo po ang humusga, ayan po ang tuldo. Dinagdagan po nila ng zero. Ngayon po ang sabi, 100,000 daw po square meter. Yun po ang kiniklaim nila. Nagpakita rin po sila sa amin na isang approved plant na ang kiniklaim na po nila sa approved plant ay hindi naman 100 square meter, kundi 114,701 square meter na po ang kanilang pina-approvean. Kung kaya kami po ay dagling pumunta sa LRA upang alamin kung ano ang status nitong approved plant na ito.
Okay, ito na natin. Ayan ha. Mga kabigwas. Ayan ha, ay... nakakuha po kami sa LRA ng safety. Ito na yan ha. Okay, at... atin pong, kasi para hindi maiwanan yung topic, naalala ninyo yung hinaras ng barangay kapitan na pinagwadagwawala ang kapitan doon sa lugar na yan. Yan pala ay inaangkin o mano ng mga Remulya, kapatid ni DOJ. Yan ha, mga kabigwas. Bakit ko po tinapik yan? Sa makatuwid, ang mga politikong, itong mga matatagal ng politiko, walang ibang ginawa pala ito kung hindi Mang Argabyado. Dito din sa Palawan, marami din po ditong mga lugar na inaangkin ng mga politiko. Kapag nasa posisyon ka pala, pwede mo palang abusuhin ang iyong posisyon. Isang araw, ipapakita ko dito kung paano sinulatan ni Gobernur ang kanya ang mayor para kumuha ng 1,000 hectares na kung saan ang mga nakatira doon at may mga tanim na ay biglang pinaharang, hindi na nakauwi sa kanilang mga bahay dahil biglang pinaharang ng mga security guard. Dito po yan sa Palawan. Sa makatuwid, hindi lang pala sa Palawan nangyayari ito. Nandiyan na naman ngayon sa bandang Cavite. Nandiyan na naman. Ibig sabihin, kailan natin ito masusupil, itong mga ganitong klaseng mga politiko? Dapat siguro magkaisa. Palitan natin ang lahat ng mga itong mga ugok na mga politiko. Saan ka makakakita? Pilipino ka. Squatter ka sa sarili mong bayan. Bigwas! Bigwas! Ganun ang ginagawa nila. Ayon doon sa paliwanag ng babae, ibininta o manok kay Gilbert Remulya. Dito, napakarami na ring lugar dito. Mayroon pa ditong ibininta 1,000 hectares sa Mega World. Paano nabili ng Mega World yan? Dito po yan sa Palawan. Kaya, mga kabigwas, hanggang kailan tayo magpapaalipin? Hanggang kailan tayo mapaaapi sa mga damuhong mga politikong ito? Ginamit nila ang posisyon nila para makapang-argabyado ng masa. Ibigay mo na yung link kay coach para makakasama ko na siya sa pagtatalakay hinggil dito. Sino nandiyan dyan na yon ha, at para maano, ibigay mo na ang link doon para ma mo na diyan, nandiyan na siya. Si Oliver ha, para makakasama ko na siya sa pagtatalakay hinggil dito. May national tayo, may local tayo. Ito po yung ginagawa namin ngayon, itong format po namin, ito po yung format dito sa aming himpilan. Sa pamamagitan ng multimedia, magkakasama yung vlogger at yung announcer. Ayan. Kung sa vlogger, ang tawag nila, kapag nakakasama nila ko ron, ang tawag nun kulab. Ang tawag naman namin dito sa aming industriya, kapag ang vlogger nakasama namin dito, nakakatandem namin siya sa programa namin. Mga kabigwas, abangan ninyo maya-maya ang yung aming talakayan. Bibigyan namin ng buhay ni Coach Oliver, Coach Oli. Kayan po ang kanyang vlog at makakasama po natin. Bago po ang lahat, magbabasa muna ako ng inyo pong mga opinion at suggestion. O, komento. Okay? Ito po, galing po sa 509. Sige, buksan mo rin yun. Sabi dito, 509, sabi niya, Sir Tommy, nagpunta sila Ligad at Damasco sa Rizal noong August. Ano ang ginawa nila doon? Yun nga ang tanong. Basta ang sa akin, ibalik nila ang investigation sa Sidan. Matutuklasan nila. Ibalik lang nila. Huwag nilang iwanan ang Sidan. Magmula doon sa employer, mula kay Karin hanggang Sidan,
Tutukan lang nila, matutuklasan nila. Huwag nilang iligaw. Okay, ito naman, anong comment nito? Anong dito, nakalagay dito sa itaas dito? Sino to? Si Lynn Sandermill. Ang sabi niya, sa Sander Neil Odina. Good morning, sir. Ayan, nasa ibaba. Good morning, sir. At sa mga sumusubaybay sa inyo. Sabi niya, pa sa inyong programa, lagi po kayong mag-ingat. Hinihiling namin kay God na protektahan kayo sa mga masamang balak sa inyo. Mabuhay po ang inyong programa. Watching from Antipolo, Rizal. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Okay? At ito po mga kabigwas ay ito nang amin pong inaabangan ang response po ni Coach Oli. Ha? Hinggil po dito sa pagtatalakay namin sa ito sa mga issue namin. Mga kabigwas. Okay? Okay, at patuloy po kaming magbabasa dito po sa mga comment ninyo. At ganun din po sa mga nanonood ngayon ng live dyan po sa ibang bansa, lalo na po dyan sa mga gitnang silangan. Napakarami po pala ninyo. Hindi ko po akalain na napakarami ninyo. Magiging dito sa bansang Pilipinas, lalo na sa Mindanao area, dyan sa bandang Cebu. Magiging dito sa Masbate, Bicol, at ganyan dito sa buong Central Luzon. Sa totoo lang po, ang Palawan ay bahagi po ng Luzon area. Kaya po tinatawag nito. Ang iba kasi, ang sabi nila, ang Palawan daw ay malayo. Hindi po, Luzon pa rin po ito. Ito po nasa Region 4B. Kasi may Region 4A. Ito naman po ay Region 4B. Nasa Luzon pa rin po ito. Kaya yung iba kasi hindi nila alam na saan ba yan ang Palawan. Sakop ba siya ng Visayas? Hindi po. Luzon pa rin po ito. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa amin pong himpilan. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kung mayroon na kaming initial na pahintulutan na kami ng abogado na ilabas itong initial na ito, yan ang abangan ninyo. Sa totoo lang, malapit na po tayo magtatapos. Isa na lang po ang aming inaantay. Kapag naano na yan, dyan na po mamumroblema ang may kasalanan. Pero wala na po kaming hangarin na itong tungkol sa Jubilin. Kung ang magulang ni Jubilin ay naghahangad na tumahimik ang kanilang buhay, hindi na po namin yan istorbohin. Ang amin lang pong ipinaglalaban ang hustisya para kay Liubert. Yun lang naman eh. Sa panalo ni Liubert, mananalo sila lahat. Sa panalo ni Liubert, nakangiti si Liubert. Pero sigurado, pag nailabas ang katotohanan at naipanalo ni Liubert, sa panalong yan, mayroong iiyak. Baliktad, diba? Kasi kapag dapat nga, sa isang nanalo, dapat magbunyi. Paano magbubunyi? Kung nasa ilalim ka at nababalutan ka, napapaloob ka sa hindi magandang pamamalakad, hindi pagbubunyi ang inyong gagawin. Ha? Paghihinagpis ang gagawin po ninyo dyan. Hinagpis ang mangyayari, mga kabigwas. Dahil kahit nakamit mo ang tagumpay, may iba namang nagluluksa. Kasi nagpapaloob sila sa kasinungalingan. Bagamat hindi natin alam kung alam na rin nila kung ano man ang kanilang ugnayan, sila na po ang nakakaalam dyan. Ang sa amin, lumabas lang ang katotohanan para malaman ng buong sambayanan, para malaman ng buong bansa at ng buong sanlibutan na mayroong kasinungalingan at sabwatan sa mga alagad ng batas. Kayang-kaya nilang lukuhin ang ordinaryong mamamayan. E ngayon, magkakaisa tayo sa pamamagitan po ng ating pagkakaisa. Eh tayo po'y magtatagumpay. Sana tuloy-tuloy na maipalabas natin ang katotohanan. So magkakaisa lamang po tayo. Galing naman po sa 126.
Sir, baka adik yung pulis na naghahallucinate, na kita sumakay daw ng sedan si Jubilin. Yun nga, alam niyo yung pulis na yun, ayaw na magsalita. Kasi, ang ganda pa nga ng investigation. Anong una nga, di ba? Sabi, nung pagkasabi na nandoon sumakay sa sedan. Ang ganda ng paliwanag eh. Pero nung lumipas ng ilang araw, na pagod lang daw siya, naghahallucinate siya. Dalawang major ang nagsalita doon, pati yung babae na spokesperson ng provincial. Alam ko namang labag sa kanilang kalooban ang pagsisinungaling. Bagamat mayroon silang sinusunod, nahirapan daw siya sa link. I-click lang po. I-click lang yung link ni Coach Oli para makakasama ko. Yan po ang mga kabigwas na kung saan man po ay talagang itong nangyayari po ngayon dito sa atin na lipunan. Alam ko naman dito sa mga kapulisan na naghahangad ng katotohanan. Alam kong labag sa kanilang kalooban yan. Kaso lang, kapag kinukontrol ka ng mga may sayad sa lipunan, hindi ko sinasabing sira ang ulo ha. Ha? May sayad, ibig sabihin, sumayad yung impluensya nila ba? Kapag na-impluensyahan ka, iba talaga, napipilitan sila. Dahil takot silang maitapon sa malayo. Pero kung ako isang alagad ng batas, wala akong pakialam sa'yo. Itapon mo kung itapon, magsasalita pa ako laban sa'yo. Bagamat magkaiba kasi ang profession natin, dahil sa hanay ng kapulisan at kasundaluhan, do it before you complain. Eh sa amin naman, complain kami bago gawa. Awayin ka namin, iba yung industriya namin eh. Oh, di ba? Kaya yun po, mga kabigwas. Kaya dalawa ang naghahallucinate. Di ba? Hindi ka panipaniwala. E paano kung lumabas ang katotohanan? Ibig sabihin, lahat sila naghahallucinate. Ganun ang nangyayari po. Kasi kapag naipalabas namin ang katotohanan, sila lahat naghahallucinate. Di lahat sila makakasuhan. Kita nyo, anong nangyayari sa atin pong ano ngayon? Wala. Sa internet na naman? Yung problema, akala ko itong mga internet na ito mabilis. Kumusta na kaya? May pa 300 Mbps pa kayo? Ngayon pala, hindi naman kayo makapasok. Pagpigilan na nga ninyo. Mayroon pang upgrade. No? Ang in-applyan ko dati kasi dito na internet, kahit 30 Mbps lang, basta ibigay ang 30 Mbps, upload at download, malakas na yan. Ngayon, upgrade na raw sila, may bago pang mga promo. 300 Mbps, hindi makapasok? Anong klase yan? Bibigay nyo pang cellphone? Naka-CP kami lahat. Naka-PC kami. Tapos sasabihin ninyo ngayon, malakas ang inyong internet. Hindi nga kayo maka, yung link nga lang ibibigay namin, hindi makapasok. Baka isang araw, mabroadcast ko na naman, huwag na kayo mangguyo ha. Ayusin ninyo, servisyo ninyo. Pareho lang kayo ng mga ano. Tapos itong PLDT, pagdating naman ng oras ko, magpupula lahat. Bibigyan ka ng 0.8 Mbps. Paano pa mapapanood ng mga tao yan? ito namang isa, 300 Mbps. Anong klaseng is 300 Mbps? Ano, pang cellphone? Iwan ko sa inyo. Bigwas! 300 Mbps, panayikot! Pag isi-send mo yung link, ikot ng ikot. Kailan pa yan papasok? Pagtapos na yung programa ko, mga unggoy. Babasa na ako. Nakapasok na?
Talo, tandaan lang ninyo ha, dalawa nang kinuha ko dito, globe na at PLDT. Kapag hindi pa rin matino yung inyong servisyo, magkukuntak na ako kay Satanas, baka may sarili na siya doong internet. Damuhan itong mga... Oh, eh nasaan yung ano, yung para yung cellphone nga para maano na dito. Maibigay ko na ito rito sa oh, yan ha. At atin pong bigyan ng pagkakataon ito, ito po'y kilalang kilala na vlogger sa buong mundo. Kaya tayo po ay nagpasalamat na mabigyan tayo ng pagkakataon makatandem ko si Coach Oli. Magandang umaga sa iyo, Coach. Yes, Coach. Nasaan na si Coach? Nasaan na si Coach? Bakit nakapasok ang kanyang ayan. Hello, Coach. Magandang nasaan na ba? Yan. Nasaan na? Wala naman dito. Bakit hindi pumasok ang Hello, Coach. Ano? Oo, naka-unmute naman ah. Oo. Nasaan? Bakit hindi pumapasok yung ano niya dito? Naka-ano na. Sige, at mga kabigwas, atin pong makakasama na po natin si Coach Oli sa pagkakataon na ito. Ay alam ko pong nandito siya ngayon ay makakasama natin. Nakukunan natin ng paliwanag. Makakasama natin siya sa pagtatalakay. Hinggil po sa nangyayari po dito sa atin pong lalawigan at maging sa atin pong lalawigan at sa buong bayan. O ano nangyari? Ang tagal naman. Ano? Nakapasok na. Baka mamaya nakalagay . Ano ba yan ang kalagay sa computer? Tingnan mo kasi yung computer. Ayan. Nasaan na? May dito yung ano. Eh, hindi pa ba ninyo na ano yan? At ito na. Nakapasok na. Nandiyan na yung mga technician ko. Okay, Coach. Magandang umaga. Magandang umaga, Sir Abili, at sa inyong mga manonood. Yun po, mga kabigwas, ay alam nyo po, Coach, sa totoo lang, yung dalawa kong technician galing sa school, dahil nag-aral kasi ng medicine yan, dahil gusto nga nilang malaman kung ang bangkay sa loob ng dalawang linggo, yung patay magiging kalansay sa loob ng dalawang linggo. Kaya, kapag pumasok kasi sa school, ngayon, nung nalaman niyang hindi ka makapasok, nagmamadali, nagtatakbuhan papunta rito, pinalad namang nakapasok ka na rin. Ako po'y nagpasalamat sa iyo, Coach, na nakakatandem kita ngayon sa live po dito sa amin pong radio station dito sa Palawan at dito po sa aming page. Maraming salamat, Coach, at nasa iyong pagkakataon na bumati ka sa mga palawin niyo. Ay, salamat po, Sir Abilis, sa inyong imbitasyon maging parte ng inyong napakasikat na programa. Binabati po natin ang mga taga-Palawan, especially mga taga-Puerto Princesa. Matagal po ako dyan kasi hindi nyo natatanong, ako po ay isang manager ng isang banda. Matagal kami nagpe-perform dyan sa dalawang bars dyan sa Puerto Princesa. Alam ko na yan. Hi po sa inyo. Alam ko na yan. Yung Tiki Bar at saka yung isa. Yung Patawa. Binabanggit ko yan, Coach, para malibre sila sa commercial nila. Yeah, actually, Sir Abile, Sheros, tsaka yung isa, yung Tawa-Tawa, yung may mga stand-up comedian. Oo. Ilang taon ka ba dito? Ibig sabihin, ikaw yung lead ng banda? Ako po yung manager nila. Okay. Ay, ibig sabihin, umahawak ka rin ng nag-ano ka pala. Nagpe-perform ka rin pala sa bawat tabayan kapag nagdadala ka ng mga talent mo. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Actually, nakailang balik kami dyan kasi siguro mga 4 or 5 times.
Eh kasi ganun din ako din kasi minsan kapag may mga bayan na nangangailangan ng mga artista, ay ako ang ginawa ko naman, kumukontak ako sa mga artista, dadalhin ko ron sa kanila. Eh bahagi yan ng negosyo. Oh, okay. Oo, ganun din tayo. Kaya sir yung narang binabanggit mo, ay nakapag-perform din kami diyan, may mga napuntahan kami diyan. Ay ganun ba? O di yung makasaysayan kasi. Ah, makasaysayan yung nangyayari, coach. Na alam mo, sabi nga noon, yes, galing daw doon sa simenteryo, wala daw na walang kalansay. Oh, galing naman paliwanag ng brigada, walang na walang kalansay. Paliwanag ng bandera, walang na walang kalansay. Kaya sa bandang dulo, coach, hamon ko sa kanila. Paninindigan ninyo ha, nawalang kalansay. Eh, yan na siya lang, ano, talagang medyo para sa atin nakakaduda dahil kailangan talaga ng private, no? Private, kumbaga, na autopsy or DNA. Mm-mm. Kaya yung tao nyo, sir, na nag-aaral, eh, kailangan po natin sa ganyan kasi merong sikat ngayon, palpak din ata. Nag-o-autopsy. Bigwas! Kaya, kailan pa kaya mawala itong sabuatan? Kailan natin makakamit ang totoong hustisya kung may sabuatan pa rin sa lipunan? Kaya, hinahangad natin yung katotohanan, coach. Lalo na ito ngayon. May isa na lang ang aming inaantay na order galing ng court. Kapag natapos yan, magpa-priscon na kami. O, alam ko na, naaabangan nila ako pag nagpa-priscon. Dahil siyempre, kung inalalangan ninyo eh, sabi ko nga, nung magpa-priscon ang NBI, hindi ba ninyo napapansin na nanginginig yung nagpa-priscon? Hindi ganyan maipaliwanag eh. Oh. Ibig sabihin, maging sila. Sila, mismo sila, nagdududa, nanginginig eh, nangamba. Kung talagang totoo ang kanilang trabaho, matatag ang kanilang kalooban na magpaliwanag sa media. May nagtanong pa nga eh, na carbon dating na po ba ninyo yan? Di ba, hindi sinagot? Inaantay nga natin, sir, yung mga reliable na ebidensya nyo kasi para magkaroon naman ng balanse itong kaso na to. Dahil hindi lang naman ito dito nangyayari sa inyo, pero nationwide, talagang pag pinasukan ng politika yan, nagkakaroon ng magic yan eh. Usong-uso, sir, ha? Merong iba-ibang uso dyan kasi may tanim bala, may tanim kalansay. Oo. Ngayon may bago, tanim red horse. Ang dami nag-uuso. Tanim red horse. Ayun. Usong-uso na ngayon. Ayun. Ang dami nating magsasaka ngayon. Tama. Ito nga, dito sa Palawan, napakalakas ang druga. Ah, alam mo ba na ang Puerto Princesa ay nagiging pangatlo? Ah, at least pangatlo kami. Mm-hmm. Huh? Proud kami, ano? Naging pangatlo. Pangatlo sa maraming druga sa record. Ah, nakakahiya. Oh, kasi nandito yung backdoor eh. Napakalakas ng druga dito. Pag may nanghuhuli, tanim, tinatamnan, halala yung matanda. Sabi ng matanda, paano ka nagkaroon ng ano, yung ebidensya hawak mo? Oh, di ba? Kaya, uso nito ang tanim. Kahit na walang kasalanan, tataniman. Pero yung nagbo-broadcast na nakikita sa YouTube, nakakita sa video na humihit-hit, ayaw nilang taniman. Jablo ka mo. Pangatlo na pala kayo, Sir John. Congratulations, ha? Ha? Pangatlo na pala kayo. Pangatlo na pala kayo diyan sa Tawag ko kasi diyan pulburon. Oo. Kasi lima, 'di ba? Top 5. Sinong pinakaano doon sa mga drugs? Pangatlo ang Puerto Princesa. Oo. At na congratulations sa kanila. Nakakahiya ba? Tingnan mo. Pero usually, sir, 'di ba? Oo.
pagka ganyan, ang titingnan lang naman natin, ha, eh sabi ko nga, mahirap magusga, pero pag titingnan mo dyan, pagka talagang mataas ang pulburon sa isang lugar, tingnan mo agad ang liderato. Madalas yan, may go signal. Yun! Hindi naman tayo sa nagbibintang, pero sa ganyan ng national, ganyan nangyayari. Kasi bakit wala silang ginagawa kung hindi sila involved? Nagtaka nga ako eh, ba't hindi gumagalaw ang national? Sa tagal na namin dito, sa totoo lang ha, 21 kaming mga establishment sa mga larangan ng mamamahayag. 21 kami. Ha, 21. Pang 21 ako. Pero nag-iisa na lang akong nakikipaglaban. Lahat yan. May isang nakatagapagtanggol sa katiwalian, ako yung nakikipaglaban para sa katotohanan. Yung iba, laylo. Takot. Kasi mahilig dito, taniman. Kapag kinalaban mo yan, sigurado, may paglalagyan ka. Hindi ako naman, ako hindi ako takot eh. Sa totoo lang. Tuloy-tuloy naman eh. Sa totoo lang, gubernur, kung magbago ka lang, titino ang Palawan. Ay, alam ko namang yung tao mo nga. Gobernur, sa totoo lang yung tao mo. Hindi ba pinaplanuhan ako ditong plantiran para hindi na ako makapagpiyansa? Pero kung magbago ka lang, gobernur, so, kasi matanda ka na. Bago ka man lang pumanaw sa mundo, magbago ka. Ano ba yung tinatawag niyo dyan, tanda? Ay, alam niyo sa totoo lang, sa panahon ni Governor Jose Alvarez, na ngayon ay congressman na, yan ang nagpapakontrol eh. Pinuntahan ako ng ano eh. Yan din ang sinasandalan ni Elgin Damasco. Yan din. Kaya ang problema sa mga tao dito, siya yung gobernur na nagmumura. I-highlight ko pa yung mura niya. Lutong eh. Ngayon, alam ko naman ilang isis na ninyo akong tinatarget. Gusto niyo akong tigukin. Ayaw niyo sa mukha ko. Nag-iisa na nga lang ito. Endangered na ito, gobernur. Huwag ninyong pakialaman ito. Wala pang lahi. Ingat lang, sir. Alam naman natin ang mga nangyayari ngayon. No? Yung iba kasi, takot mataniman. Yung iba, meron na silang kasyunduan eh. Ayun na nga! Ito, kinakwento ko sa national, ha? Sa ibang lugar. Uso-uso yan. Para manahimik, may mga, alam mo, may mga kasyunduan na yan. Ayun, totoo yun. Oo, ang kakapal ng sobre na ipapadala. Ay, ako nga, nasubukan ko na rito eh. Baseless daw yung aking mga topic. Tapos binigyan ako ng sulat na baseless. Tapos binigyan ako ng sobre. Pagkapa, magaling kasi ako kumapa. Ibang kapa yan, ha? Magaling ako kumapa. Pagkapa ko ngayon, mga estimate ko nasa mga 100,000. Kung pera, nasa loob ng sobre. Alam mo ang ginawa ko? Sabi ko kagad doon sa nagdala, nakabukas ba yung cellphone mo? Kung nakinig yung amo mo, sabi mo sa amo mo, magsuntukan na lang kami maghapon. Balik mo yan sa kanya. Ginanong ko. Kaya, naiilang sila kung paano nila ako mabibigyan. Ha? Naiilang sila kung paano nila ako mababayaran. Ha? Ay, ganun tayo eh. Katotohanan ang ating nais. Hindi yung pera-pera. Ingat lang, sir. Ha? Ingat lang. Salamat naman, coach. Alam ko naman na kayo ay talagang katulad ninyo. Napaka-kilalang-kilala na ninyong mga vlogger sa buong mundo. Napakarami ninyong followers. Napakarami ninyo talagang supporters. Ay alam ko naman, kasa pamamagitan nito, pag oras na ako'y magtitimbri na sa inyo, na ilalabas ko na ang unang ebidensya, sigurado mag-aalumpihit ng mga puwit ng mga kalaban natin. Maniwala ka ba? Ay, salamat, sir, ha. Timbrihan nyo kami, ha. Oo. Para mailabas din natin. Oo. Basta lagi kong hinahighlight. Kami nasa likod mo lang. Yes, lagi kong hinahighlight, highlight yan na coach, sa mga nanonood na yung kalansay, pansinin ninyo, may butas dito sa ulo. At bigyan ko kayo ng initial
8 taon na pong patayan. Nako. May problema na naman sila dyan. Pagka ano yan. Pagka nailabas to yan, ikot ang puwet nila yan. At may kaso sila dyan kasi yan takipang maliwanag yan kung paglabas nyo yan. Yun nga eh. Oh, sabi nito ng ating kaibigan, ingatan mo ang lahi mo, pare. Di ka pa nakakapagparami, pare. Nag-iisa na lang yung mukha mo. Endangered na lang. Salamat sa ating kumpare. Oh, sabi niya, mag-aabang kami sa preskon. Totoo yan. Sa totoo lang, coach, mga counselor dito, maraming counselor na matino. Marami ding o mga official na official na matitino. Tahimik lang sila. Ayaw nilang kahit taga-kapitol, maraming taga-kapitol. Kahit alam mo bang mga taga-kapitol pag hindi sila sinisweldohan, dito sa amin nag-PPM, sir, hindi na naman kami sinisweldohan. O kakalampagin ko na naman. Kasi maraming ayaw sa maling sistema dito. Napakarami. Kaso lang nangangamba sila. Dahil uso nga rito na kapag kalaban ka, tigok ka, lalagyan, tatamnan ka ng ebidensya. Ay ako, kita nyo naman, pati CCTV rito, kung paano nila ako subaybayan. Oh, talagang gusto nila. Kaya itong aking kumpare, sabi niya, ay paramihin ko muna daw yung lahi ko. Kasi baka mamaya matigok ako, wala na natitirang lahi. Wala nang lalaban, sir. Ito po ha, mga kabigwas. Sana si coach... Abangan natin yan, sir, ha? Ha? Abangan natin yan at matimbrilan nyo ako para sa likod nyo kami at ibobroadcast natin yan. Yun. Oh, mga kabigwas, ha? Tandaan ninyo. Lagi kong hinahighlight, wala o manong nawala. Ha? Walang nawala sa sementeryo, walang nawala ayon sa bandera, walang nawala ayon sa brigada. Sa kanilang report, walang nawalang kalansay. Paano kaya yan? Isang araw, mailabas ko. Yung tinungkab. Malaking problema nila yan. Paano kaya kung isa sa kumuha ay magsalita? Oh, binitag ko sila dyan. Ginawa ko sa kanila. Pinangalanan ko ng Nicole. May lumabas nga na Nicole. Totoo nga may Nicole. BIGWAS! BIGWAS! Totoong pangalan pa. Kinagat, no? Kinagat. Kinagat. Ngayon, may pakaso-kaso ka pa. Unlupolius. Ano? Eh, totoo naman. Bakit lumutang yung totoong Nicole? Eh, hindi ko naman alam na may Nicole. BIGWAS! BIGWAS! Kaya tuloy, yung mga official ngayon, coach, dito, nasangkot dyan. Aburido na, hindi na ro makausap ng matino. Jablo ka mong kirit-kirit. Baka may kakalampagin sa ibabaw. Oo nga eh. Hindi ko nga malaman eh. Hingi ng rest ba? Mukhang malabo sila. Ay, wag ko. Iiwanan din yan sila ng pinanser nila. Niwala ka. Sa laki na nanagastos. Iiwanan din yan. Magkakabuhol-buhol din yan. Kaya ako nakikiusap, kukunti lang naman ang mga kapulisang tiwali. Alam kong maraming matitinong kapulisan na babahiran lamang ng pagkakamali nitong mga tiwali. Sa isang coupon ban nga, di ba, puting-puti, pag tinuldukan mo sa gitna yan, ang napapansin yung tuldok. Correct. Oh, kaya yan, maraming matino. Alam mo, may mga pulis pang nakipag-usap sa akin eh. Sabi niya, parang gusto ko nang mag-early retirement eh. Hindi ko na masikmura eh. Sabi ko, tapusin mo muna yung 20 years, sayang. Eh, sabi niya, 15 years na ako. Mm. Sabi ko, lahat, tapusin mo muna ang 5 years bago ka mag-retire. Sayang, di ba? Yung sistema kasi ng politika talaga natin, hindi... Instead na nag-i-improve lang, lalong palubog eh. Lumalalim ang basura sa politika natin.
nga, totoo. Mayroon na nga, mayroon naman tayong mga broadcaster na magaling mamuna. Magaling. Bumira ng katiwalian. Pero pag pumasok na sa larangan ng politika, yun pa ata ang mas kawatan. Malupit ang kasunduan. Oo. Baka nagkasunduan dyan, sir. Matindi. Ewan ko lang, ha? Ewan ko lang. Coach Oli, kung ikaw ay mapasok sa larangan, kung mananatili ang iyong paninindigan, eh, sana may lulutang na mga ganun. Yan nananatili yung paninindigan para sa masa. Pero pinapatay daw nila pag mga matitino, eh. Ang sa akin, Sir Abili, no, ang stand ko sa ganyan, lagi ako sa akusado. Katulad nga nito si Liobert. Mm. No? Sa akusado ko, hanggat merong matibay na ebidensya. At sa akin namang nakikita, wala silang matibay na ebidensya kasi puro lang salaysay. Mm-mm. Isa lang ang ebidensya, yung kalansay. Pero kung yun man ay kay Jobilin or hindi, hindi rin naman ito nagtuturo patungkol sa napatunayang si Robert ang pumatay doon. Hmm. Pangalawa, yun nga, hindi pa niya kalansay. Pero kahit ito ay assuming kalansay niya, wala na, hindi naman tinuturo si Robert. Kaya para sa akin, mahina ang kaso. Totoo yun. Kaya, pati nga fiscal's office, nagda-doubt eh. Di ba? Mahina kasi... Walang nilalabas na matibay na ebidensya. So far para sa akin, wala eh. Kaya nga, ang problema nito, yung inyong kalansay na inabala ninyo, na 8 taon na, nakikiangkin lang kayo ng kalansay, hindi inyo yan. Eh pag yan, lumabas pa yan, yung inyong ano, eh problema sila dyan kasi saan nila pinulot yan. Eh bawal 'yun, no? Kung mapatunayan 'yan. Kapag tinibag, binuksan ang isang nicho, dapat may permiso. Eh paano 'yun? Mm. Paano 'yun? Alam ko naman si Sepulturira ngayon nanonood. Paano 'yan, Sepulturira? Pag mayroon na kaming ebidensya, paano mo may paliwanag 'yan? Totoo kaya na 8,000 ang ibinayad sa kalansay na yan? Makuha lang? hindi ko sinasabi yan, Sepulturira, na ikaw ang tumanggap. Hindi ko rin sinabing may alam ka. Pero ang sa paliwanag mo kasi, walang nawala. Kaya paninindigan mo yan, na walang nawawala. Ha? Kaya nga hindi namin, alam, kumpleto na. Kumpleto na. Pati salaysay, kumpleto na. Pati statement, kumpleto na. Hanggang human rights, kilala, kumpleto na. O, alam ko nga eh, nakasuhan na yung dalawa eh, sa human rights eh. Maganda yan, sir, at marami nag-aantay ng balita na yan. Ako, napakagandang development niyan. Oo, yun nga. Malaki problema nila dyan. Ang problema nito ngayon, itong iba, yung mga... bayaran, eh, ginagawa nila, ilabas mo na, ilalabas ko ito. Alanganin, di ako ang namumroblema niyan. Di ba? Kailangan hinug na hinug bago natin ilabas. Para yung kasinungalingan ng kabilang himpilan, hindi na uubra. Yun lang ang hangad po namin, na hindi na makapurma. Kasi, yabang-yabang pa ni Elgin Damasco, tinuro ni Liubert kung saan banda nakalagay yung kalansay. Nagpaliwanag si Liubert nung alas 9 ng gabi, dinala siya ng pulis doon sa area, pinaturo siya ng pinaturo, hindi niya alam kung ano yung ituturo sa kanya, kunan siya ng video. Hindi kasabot itong Elgin Damasco na ito. Itong si Elgin Damasco, coach, maliit lang na tao ito. Maliit din ako. Kaya ito, mula pa noon, hindi kami magkakasundo niyan. Kaya kapag nagpang-abot kami niyan, ay, iwan ko, makita mo yung awa, yung suntukan ng mga penguin. Lagi ko nga nadidinig ang tawag yung 20 itim. Oh. Tama, no? Kaya nga, grabe kung magpahamak ng tao. Eh, mabuti nga yung isa, yung addict dyan eh.
Matake mong nag-hysterical dito sa aming himpilan yung magulang? Dahil, iyan na, sinampahan na sila doon sa fiscal office. Hindi pa naman pala sinampahan, kinausap pa lang. Matindi ang tama nung isa. Kaya, nailabas ko tuloy yung video na paghihit-hit niyang panibago. O, gusto mo pa, Louie, bago? Mayroon pa. Ay, salot talaga yung pulburon na yan. Ayun nga, coach eh. Kaya, asahan ko kayo, coach, sa laban na ito. Eh. Okay. Ay, sige sir, basta kami nasa likod lang. Yes po, maraming salamat. Baga kami maglalathala ng mga inyong... Maraming salamat, coach. At tayo po ay dumating na sa eksaktong oras at nandyan na yung susunod na programa. Nasa iyo po ang pagkakataon na magpaalam at bumati sa mga taga-Palawan para pagpunta mo rito. Malay mo, salubungin ka ng mga taga-Palawan na, uy, makakita na namin yung idol namin, si Coach Oli. Yan, di ba? BIGWAS! BIGWAS! Binabati ko po kayo, mga dyan sa Palawan, at sana makabalik ako dyan. At ako, isa sa napakagandang experience ko bilang nasa banda dati, yung Palawan. Ang ganda, kasi naikot ko yung inyong lugar. Mm-hmm. Talagang napakaganda, one of the best in the world. Kasi kami rin ay lumalabas ng ibang bansa, talagang napakaganda ng inyong beach. So sana manatili ang tourism dyan sa inyong lugar. At alam ko maraming hanap buhay ay nasa tourism dyan. So hopefully makabalik ako dyan, magkita-kita tayo. Promote ko na rin sir, ha? Oo, sige. Bagong gawa po ang aking Facebook, pa-support po. Yes. Coach Oli News PH Facebook. Bago po yan. Pero sa YouTube, yan dyan po ako matagal, Coach Oli News PH din. So sa Facebook at YouTube, Coach Oli News PH, pa-subscribe po and follow. Kita-kits po tayo dyan at makakaasa kayo. Ano po yan, page? Tayo po ay... Page po yan na... Page po yan. Okay, sige. Yan, supportahan po natin yan. Coach Oli News PH. Okay. At tayo makaasa na susuporta kay Robert diyan. Yes, maraming salamat. At yan po mga kabigwas. Okay, coach, nandiyan na sa atin ang pagkakataon sa oras. Salamat sir. Tayo po ay pagsamantala na salamat, magpapaalam. Sabay-sabay po tayo magtaas ng ating kamay nito, coach. Tanda ng pakikipaglaban para sa mga katwira, totoong katwiran at katotohanan. Maraming salamat. Ako po si Tommy Abili kasama si Coach Oli ang magsasabi sa inyo. Kung kayo'y may nalalamang katiwalian, kapalpakan, pang-aapi ng mga opisyal sa lipunan, huwag po kayong mag-atubili na magsumbong sa aming himpilan. Partikular na po sa mga programang ito. Huwag po kayong matakot. Laging tandaan, ang takot ay nasa isip lamang. Ako po at si Coach Oli ang magsasabi sa inyo. Kami ang inyong BIGWAS! Kahit na sa